Kamusta po mga streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munding channel. So mga kababayan, ito. Ito napaka-interesting nito mga kababayan, no? Kasi lalo na especially, no, na ito po ay medyo malapit po sa puso ko. Kasi po, pinag-uusapan dito Iloilo. At ngayon, mukhang mapapasama po sa usapin po ng buong mundo ang Iloilo dahil po kay Jed Mabilog. Okay. Okay. Magaling ang vlogger na itong sito. Ay talaga, maraming salamat ha. Sabi dito, no, Mabilog willing to testify in ICC drug war probe. Si Mayor Mabilog po, yung dating mayor po ng Iloilo, si Mabilog po, yung muntik nang ipapatay po ni ano, ni Bato at saka ni Digong. So ngayon nakakuha po ng asylum si Mabilog sa Amerika. So ang point dito mga kababayan, hindi po naniniwala yung mga DDS sa sinasabi ni Mabilog. Kasi ang una mga kababayan, una sa lahat, kung totoo po talaga sangkot si Mabilog dyan po sa droga, sana may kaso man lang sanang naisampa. Wala pong kasong sinampa. Pangalawa, nakakuha po siya ng political asylum sa Amerika. Na alam naman po natin na mahirap po makakuha ng political asylum sa Amerika. So ayun ang dapat yung dinidebunk mga DDS. Di ba? Hindi sinabi ni Duterte, drug lord yan, naniwala agad kayo. Sagutin niyo muna, paano nakakuha ng political asylum si Mabilog sa Amerika kung siya ay sangkot sa droga? Isipin niyo ha, Amerika, kukupop ng drug lord? Ewan ko lang ha. Ewan ko lang kung tatanga-tanga talaga itong mga DDS na ito. No? Sa kanila kasi, basta sinabi ni Digong, naniniwala ka agad sila. Oh. So, ayan ang point mga kababayan. Oh. So, hindi pa yan. So, ngayon, si Mabilog po ay willing po mag-testify sa ICC. So, sabi dito, no, former Iloilo City Mayor Jed Mabilog is willing to testify before the International Criminal Court on Duterte administration war on drugs. Mabilog was accused by former Rio Duterte of being a protector of drug dealers. She said he can testify in whatever venue against the drug war. So ngayon, dagdag po ito sa mga ebidensya po na posibleng kaharapin po ni Duterte sa ICC. Kaya nga, sana bilisan po ng ICC na ipahuli na ito si Duterte kasi mukhang salot po talaga siya. Nagiging lalong salot siya sa Pilipinas. Okay, ICC, pakibilisan na nga. Baka unahan pa kayo ni Santa Claus. Baka kunin na ng North Pole ito. Wala yan, ano. So sabi ni Mabilog, no, of course I'm very much willing to fly anywhere the Hague or what now whatever venue in the Philippines because of that I have to do is to tell the truth. Sabi ni Mabilog yan. So ngayon sabi pa niya, so okay na yan, wag natin, kasi yun, you get the point, no. So sa hindi po nakakakilala kay Mabilog, ito ha, ito yung parte po ng statement ni Mabilog na gusto ko pag-usapan natin. 28, 2017, I received an unexpected call from former PNP Regional Director Bernardo Diaz. He invited me to meet with PNP Chief Ronald De La Rosa, now Senator, at Camp... Ayan na. So ngayon, itong gusto kong i-point dito mga kababayan. So dito po, dawit po nga si Bat. Yan po sa tangkang pagpapatay nga daw po di umano kay Mabilog. Sige, continue natin. Crame, Quezon City. At noon the following day, the next morning on August 29, I arrived at the Ninoy Aquino International Airport at 10 a.m. ready to proceed. But then the call started. First, they moved the meeting to 3 p.m. and then by 5 p.m. it was delayed again, this time to 6 p.m. At around 5 p.m., a PNP colonel called me and in a voice that sent shivers down my spine. O yan ha. So merong PNP colonel daw po ang kumausap kay Mabilog. So pag-usapan natin yan, yung PNP colonel. Yan. So thank you nga pa kay Ma'am Leti sa yung pakulay blue. Maraming salamat po ma'am. No? I-continue natin. Sige. Basta yung pag-usapan natin yung colonel na kumausap kay Mabilog. Sige. Literal po yun. Warned me not to go to Camp Crame because my life was in danger. The fear that had been simmering now erupted.
Soon after, at 6:32 p.m., my wife, Marivic, received a chilling text from a PNP colonel's wife. Do not proceed. There are 20 men surrounding your house. And if you go to Camp Krame, they will kill you. The terror was paralyzing. I couldn't believe it. My life and my family's life was hanging by a thread. The next day, on August 30, I took the first flight out to Japan, not knowing if I would ever return. Okay. Sabi ni Axel Horst, basta kayo, batang Farvania. Actually, taga-Farvania ako dati, mga kababayan, no? Nung nagtrabaho po ako sa Kuwait, dyan po ako tumira sa Farvania. Sa may White House. Lugar ng mga Pilipino yun, eh. So, ngayon, mga kababayan, naalala ko tuloy Farvania. So, ngayon, mga kababayan, ito. Meron daw pong colonel na tumawag daw po kay Mabilog na huwag daw po pumunta. Okay. So, ngayon, ano na po ito? Nabulgar na po ito kung sino itong colonel po na to. Nabulgar na to. So, ito siya. Ano ba yun? Taga lang, ha? Ito. So, ito. Sabi ni Abante, okay. Representative Benny Abante, co-chair of House Squad Committee, says the former PNP chief, Camilo Cascolan, was the one who called ex-mayor Jed Mabilog to warn him that he will be killed and will be forced to tag former Senator Mar Rojas and Drilon as drug lords. Cascolan died last year. Okay. So, patay na. So, ngayon mga kababayan, si Cascolan po pala, di ba? Tandaan natin mga kababayan, si Cascolan po, tauhan din po ito ni Duterte. At namatay po siya last year. Okay. So, ngayon, mga ka-streetwise, no? Okay. So, ngayon, at least you get point, no? Si Bato de la Rosa po, ang isang sa mga tinuturo ni Jed Mabilog na posibleng magpatigok sa kanya. Di ba? So, Chris Ulo, lakas din mga kasar, kasama na rin si Mike Cervera. Si Mike, si Insan, Mike, tsaka si Chris Ulo, lakas talaga mga kasar niya, di ba? So, ngayon mga babae, no? Nagpalusot ngayon si Bato. Timo, ha, sabi ni Bato, ha? Basahin, reaction. Ito galing to sa mismong Facebook page ni Bato de la Rosa, ha? Basahin, reaction ni Bato de la Rosa. Sa pahayag ni former Iloilo City Mayor Jed Mabilog, kaugnay, natanggap na babala noong 2017 na huwag makipagkita sa PNP chief dahil di umano sa banta ng kanyang buhay, bunsod ng pagkakalagay ng kanyang pangalan sa narco list ni datang Pangulong Duterte. So sabi ni Bato de la Rosa, on the statement of former Iloilo City Mayor Jed Mabilog that he was warned against meeting former PNP chief and now Senator Bato de la Rosa at Camp Krame in 2017 due to possible attempt in this life. So sabi ni Bato, before Jed Mabilog disappeared, tumawag siya sa akin at very much worried daw siya for his safety. I told him so far, ang pakakakilala ko sa iyo, mabait ka na mayor at tumutulong sa anti-drug efforts ng PNP. Di bale, kung takot ka, pumunta ka dito sa akin sa Krame and I can assure you, walang mangyayari sa iyo. Kumbinsihin ko si Presidente na matino kang tao, sabi niya. Yes sir, pupunta ko dyan. Later on, tumawag siya sa akin ulit na hindi na rin siya pupunta sa akin kasi may nag-advise daw sa kanya. Hindi ko lang sure kung ano ang kung sinabihan niya ako na lilipad na siya papuntang Japan or natanggap ko na lang ang info na yan later. Very incredible naman yun na papuntahin ko siya sa Camp Krame para patayin. So ngayon, nag-deny si Bato. Wala akong alam dyan. Hindi ko alam yan. Hindi. Kasi po na mga kababayan, papapuntahin mo Krame. Saka mo kukumbinsin si Duterte. Ba't kaya hindi na kaya baliktad? Ang gawin mo, kumbinsin mo muna si Duterte, saka mo siya papuntahin. Bobo rin eh, no? Hindi nga. Sabi ni Bato, ah. Sabi ko kay Jed Mabilog,
Sabi ko kay Gin Mabilog, punta muna siya dito sa Krami. Tapos kakukausapin ng presidente na wala kang kinalaman. Ayun ang sabi ko kay Gin Mabilog. Pero ang dapat ang ginawa mo, kinausap mo muna si Digong, saka mo siya pinapunta sa Camp Krami. Di ba? Pwede naman ganun ah. Di ba? Ay, ano, Mr. President, itong si Gin Mabilog, mukhang hindi naman siya sangkot sa tukang. Ay, mukhang hindi naman siya sangkot sa druga. Mukhang hindi naman siya drug lord. O, sige ba to? O, naniniwala ako sa'yo. O, kiss muna. Tangin na talaga to. So, ngayon mga kababayan. Ito. So, ngayon, ang sabi daw po ni Bato, malabo daw po mangyari yun, na papapuntahin mo sa Krami, tapos para patayin. Eh, ang point dito mga kababayan, ginawa mo na nga yan eh. Eh, ingot din to. Ginawa mo na nga yan ha. Sabi ng Rappler yan. Sabi ng Rappler yan na hindi ako may sabi niyan ha. So, ito ha, tinan nyo ha. De La Rosa, abducted Korean, killed in Krami. Diba? Sabi ni Bato De La Rosa, malabo niya daw po gawin yon. Na magpapunta siya ng isang suspect sa droga tapos papatayin. Eh ginawa mo na nga sa Koreano eh. Ayan o. January 19, 2017. Sakto rin po si Bilog din po. Ganun din po nangyari sa kanya. 2017 din po yun. Ayan nga o. O, De La Rosa, abducted, Korean, Lincoln Krami. Sabi ng Rappler yan, hindi ako may sabi niyan. O. So ngayon, sa tingin mo ba? Meron kang history na pumatay ka ng Koreano sa Krami nung pinatawag mo? Tapos ang gusto mo, tapos sabihin mo ngayon, hindi totoo yan, malabo mangyari yan. Eh, ginawa mo na nga, oh. And actually, mga kababayan, guilty po yung gumawa nito, guilty po siya. Siyempre, hindi naman gagawin yan, yan di ba to, na siya yan, na siya. Siyempre, iutos niya sa ibang tao yan. Oh. So ito ah, ito yung malipit dito eh. Ito yung Koreano na ito mga kababayan, yung sinunog. Tapos, nung nasunog, yung abo, pinlash sa kubeta. Ganyan kayo kawalang hiya. Oh. Sige, sabihin na nga natin ano, sabihin na nga natin drug pusher yan. Sabi nyo, drug pusher, so paano namin malalaman drug pusher yan eh, pinatay nyo na. Di ba? Oh. Oh, sige, I get the point. Drug pusher yan, sabi ninyo. Eh sabi naman ng Korean government, hindi. 'Di ba sabi ng Korean government, bakit ano daw, bakit walang due process, tsaka negosyante daw po yung Koreano na yan. Eh pinapatay ninyo. So paano natin malalaman na totoong drug pusher yan? Eh pinatay niyo na. Oh, ito ha. DOJ, Korean businessman killed inside Camp Krami. Oh. Ito 'yun eh. So, Department of Justice revealed on Thursday that the Korean victim of Tokhang for ransom, Tokhang for ransom ito, was killed inside the PNP National Police Headquarters in Quezon City. Oh. So, ito ako accused Roy Villegas, so whatsoever, at least you get the point, no? So, ito nga yung nangyari dito mga kababayan. Pinatay nila yung Koreano, sinunog, tapos yung abo, pinlash sa toilet. At ikaw, mastermind ba to? Sabi ng Rappler. Hindi ako may sabi niya yung Rappler. Tapos ngayon sasabihin mo na wala, napakalabo naman mangyari nung ano na papapuntahin sa Krami tapos papatayin. Eh ginawa nyo na nga eh. Oh, tapos guilty pa yung pulis dito ha. Guilty yung pulis dito ngayong 2024 lang. Oh. So ito pa malupit to. Oh. Hindi lang yan, meron pa yun dito ha. Escort of rape suspect who committed suicide in Camp Krami under probe. Ayan oh. Ito na nangyari dito. Yung hinuli ninyo, dinala sa Camp Krami tapos sinabi ninyo nagpakamatay. Yan ang ginawa nyo rin yan ah. Sa Krami mismo yan ah. 2017 din ito. Ikaw pa PNP chief nito. Hinuli ninyo, tapos sinabi ninyo nagpakamatay. O so paano namin malalamang nagpakamatay? Nagkaroon pa nga ng probe. May CCTV ba na nagpakamatay? Eh syempre, paano namin malalaman na nagpakamatay yan? Ipatay na nga. Malay ba namin pinatay ninyo? Tapos pinalabas lang ninyong nagpakamatay. Di ba? Kaya itong si Bato, ingot-ingot din eh. Huwag mong sasabihin, Bato De La Rosa, no? Mr. Senator, huwag mong sasabihin na malabo mangyari na papatayin si Jan Mabilog sa loob ng Krami. Malabo mangyari, na ginawa nyo na nga.
Oh, ewan ko ba, no? Sabi ko sa inyo, eh. Yan ang mahirap sa inyo, eh. Ito ba, matututunan nyo ba mga DDS vlogger yung ganito? Wala, hindi, di ba? Kasi kapag, ano, kapag DDS vlogger po yung pinakanggan ninyo, ang sasabihin lang sa inyo niyan, si Duterte po ay mahal ng taong bayan. Mahal ni Duterte ang taong bayan. Protektahan natin si Duterte. Ganyan na po matutunan ninyo sa ano sa mga DDS vlogger. Puro appeal to the emotions, walang logic. Kaya kayo mga kababayan, kabahan po kayo no kapag usapin politika tapos puro appeal to the emotions po yung banat. Kabahan po kayo kasi walang logic 'yon. Oh, tapos mga kababayan no. Pati rin pala ito pa. Relative sick inquiry to death of XPNP chief. So yung si Kaskulan na sinasabi nga pong si Kaskulan. Yung nag-warning po kay Jed Mabilog na wag na pong pumunta kay Bato de la Rosa noong 2017, patay na rin po. At gusto po ng kapamilya po ni Kaskulan na imbestigahan po yung pagkamatay niya. Kasi kukwento ko na lang, no? Kasi medyo mahaba itong article na to. Kukwento ko na lang, no? So, ito yung PNP chief na nag-warning po kay Jed Mabilog. Patay na po siya last year. Sabi dito, no, relatives of the late Philippine National Police Chief General Camilo Kaskulan suspect he was a victim of foul play, adding that his wife should be considered a person of interest. Oh, in his supposedly questionable death, one of his sisters said on Sunday. Okay. So ngayon mga kababayan, kasi ang kwento kasi nito mga ka-street guys, no, si Kaskulan po ay may sakit. So, ang ginawa ng asawa po ni Kaskulan, nilabas po sa ospital, tapos ngayon, dun po namatay sa bahay. So, ngayon, ang sinasabi ngayon ng kapamilya po ni Kaskulan, mga kapatid, na nilason po. So, ngayon, hindi rin po ngayon, hanggang ngayon. Kasi ang problema, hindi na po nila ma-autopsy, kasi nga po, pinakremate. Isipin nyo, di ba, pinakremate po last year. So paano naman natin iimbestigahan yung bangkay ni Kaskulan kung nilaason ba to? Eh na-cremate na nga. Yung cremation na yun, mismo talaga pahamak yan, no? So ngayon syempre, ang point dito, ngayon nalaman natin na si Kaskulan pala ang nagbigay ng info kay Mabilog. At ngayon is nauungkat na naman po yung pagkamatay po ni Kaskulan. So syempre, makakaroon na naman ng conspiracy theory dito. Na bakit yun nun? Di ba? Bakit yun yung nangyari? At yun, so, napaka-interesting talaga ni Jed Mabilog. And actually, mga kababayan, no? Si Jed Mabilog, mga kababayan, dumaan po kanina sa Iloilo. Kanina lang dumaan siya kanina. At sinalubong po siya ng mga supporter niya. Oo. Ewan ko lang, siguro kung tatakbo si Jed Mabilog bilang mayor, baka supportahan ko rin. Tinan natin. Kung tatakbo siya. Pero sa tingin ko mukhang hindi muna, no? Kasi baka busy to kay Duterte. So yun mga kababayan, no? So dyan po sa 1,600 po na nanonood, hindi pa po nakakapag-like. Palike na lang po ng video po na to. Dyan po sa team replay. Sino nga po masabi nga po dito sa palusot po ni Bato? Ay ba, naniniwala ba kayo doon na malabo daw po na mangyari yon? Eh ginawa niya lang nga, di ba? Malabo daw po na ay imbitahan mo sa krami tapos papatayin. Parang nagawa mo na nga, eh. Tapos sabihin mo na malabo mangyari, no? Parang labo din ito, no? So yun mga ka-street girls, so maraming salamat sa inyong lahat. So dyan po sa team replays. So syempre, pa-like, pa-subscribe. And then kung di naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So thank you mga kababayan, maraming salamat sa inyong lahat. Kita na lang ulit tayo sa susunod po na video.